Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV. So yan ang pag-uusapan natin ay ang spiritual healing gamit ang Saint Benedict Medal. To our foreign viewers, just read the written instructions on this PowerPoint. So ito po yung part 1, so introduction for healing. So bukas po i-upload ko yung mismong procedure kung paano manggamot. So itong paunang video, ito yung magbibigay sa inyo ng mga idea kung ano yung mga gagamitin natin sa panggagamot. Pero hindi ito pagiging isang albularyo ha. Ito po ay healing in a Christian way. Kasi po ang Saint Benedict Medal ay Christian Medal. So gamitin natin yan na panglaban sa mga masasamang elemento, fallen angels, at saka mga black magic. So things needed will be discussed in this video. So ito yung tinatawag natin na spiritual warfare kit. The part 2 will be on the following days, tomorrow. So next page tayo. So, mga kailangan natin ay syempre dapat meron tayong Saint Benedict Medal na na-devotionan na or ongoing yung devotion natin. Kasi yung Saint Benedict Medal ko, hindi ako tumigil after 49 days, tinuloy-tuloy ko lang siya. Tapos meron tayong Christian Devotional Prayer. Yung Christian Devotional Prayer, so naituro ko na yan dati. So, yung General Round Puder. So, ilalagay ko na lang sa description at saka sa comment section yung link diyan. So, ang mga prayer na ito ay do not include occult prayer which doesn't have translation. So, ito po ay purely biblical at mga Christian prayer. Hindi tayo gagamit ng mga salita na hindi natin naiintindihan, yung mga occult. So, yung mga sikretong mga pangalan kuno. Pero hindi natin kilala, yung mga pangalan na yon ay nalinlang lang pala sila, mga pangalan para yon ng demonyo. Don't let the demon acquire authority over you. So, huwag kayong tumawag ng mga pangalan na hindi nyo kilala. Dahil pag demonyo yon, magkakaroon ng authority ang demonyo over sa inyo. So next page tayo. So aside sa Saint Benedict Medal, isa sa mga kailangan natin ay ang exorcise salt. So yung asin na dumaan sa exorcism prayer. So para maka-acquire ng ganyan, either humingi kayo sa simbahan as in church, or meron ding mga religious shops online, pero mag-ingat kayo, baka ordinaryong asin lang yun, tapos nilagyan lang ng label na exercise salt. So, usisain yung pagbibilhan. Or pwede rin na gumawa kayo, make your own. So, next page tayo. So, ang exercise salt, para makagawa ka ng ganyan, so dapat ikaw din sa sarili mo ay malinis ka, nagsisimba ka, hindi ka gumagawa ng masama. Or kung gumawa ka man ng masama, kung katoliko ka, mag-confession. Or kung iba yung relihiyon mo, so ask your pastors kung paano maglinis sa sarili. So ito yung paggawa or pag-cast out ng mga masasamang negatibong enerhiya sa asin. So una ay Lord's Prayer. So syempre yung Ama Namin. Tapos isunod mo itong katagang ito. Creature of God, salt. In the name of Jesus Christ, I cast out the demon and all negative energies attached upon you. And then followed by Saint Benedict Medal Prayer 3 times. So yung nasa medallion, yung makikita ko dyan sa picture. So yung mga meaning ng mga basag ng mga letra na nandyan. Pagkatapos, Glory Be, yung luwalhati. Tapos Sign of the Cross over the salt. So kung ito yung garapon ng asin, yung lalagyan ninyo, so dyan kayo mag-Sign of the Cross. In nomine ni Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Ganon. So ito yung mga meaning, yung mga basag ng Saint Benedict na medal, yung sa harap. Pero kung hindi masyadong klaro yung letra dyan, huwag kayong mag-alala kasi meron akong kopya nandoon sa aking blog site. So yan lang po, huwag na kayong magdagdag kasi yan lang po ang turo ng simbahan. Huwag na yung iba pang mga dinadagdag nila, yung mga occult beliefs. Kasi kung ano yung letra na nakalagay dyan, yan lang yung dapat. Huwag ka na magdagdag ng mga iba pang mga kataga. Yung sa likod naman, yung may imahe ni Saint Benedict, mayroong prayer yung nagawa mismo ng monastery. So, yun yung sundin nyo. May Latin yun at may English version. So, naiintindihan nyo kung sino mga tinatawag. Yung link niyan, nilagay ko pa rin sa comment section at saka sa description para makakopya kayo. Tapos, ito na. Kailangan natin ng holy water. So, para maka-acquire, pwede kayong humingi sa simbahan. So, valid reason yan, use in sign of the cross during rosary.
So yan yung ginagawa ko. So habang nagro-rosaryo ako or bago ako mag-rosary, so bago ako mag-sign of the cross, binabasa ko ng holy water ang kamay ko, tapos in the name of the Father, the Son, Holy Spirit, amen. Ganon. Or pwede ka rin gumawa ng sarili mong holy water. Ito ay kung ikaw ay worthy. So kung ikaw ay katoliko, gaya na sabi ko kanina, mag-confession, ganon, at iba pang mga paglilinis sa sarili. At syempre, pinapractice mo yung wini-worship mo. So hindi pwede na sa simbahan ka lang mabait, tapos pag-uwi mo sa bahay, tarantado ka. So next page tayo, ha. So ito yung paggawa ng holy water. So Lord's Prayer, Ama namin, tapos yung kataga. So kanina salt yun, di ba? So ngayon water ang sasabihin mo. Creature of God, water. In the name of Jesus Christ, I cast out the demon and all negative energies attached upon you. Tapos isunod niyo yung Saint Benedict Prayer. Pagkatapos, Glory be. Tapos sign of the cross over the water. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ganon. Pwede rin yung Latin, Nomine Patris, ganon. So, next page. Pagkatapos nyong magdasal doon sa tubig, kumuha kayo doon sa salt na dinasalan nyo una, magbudbud kayo doon sa tubig. Kahit konti lang, lagay nyo doon sa tubig, konti lang. So, mayroon na kayong dalawang kit, tatlo pala, kasali yung Saint Benedict Medal. So, patuloy pa tayo. So ito naman ay ang exercise oil. So sa nakasanayan ko, coconut oil talaga. Hindi ko pa nasubukan yung ibang klaseng oil. So dapat edible oil siya, yung hindi nakakalason, no petrol. Walang mga effervescent or kung ano pang mga brand ng mga liniment diyan. So pure lang talaga siyang coconut oil. So not harmful for consumption. Okay, next page. So ito yung pagtanggal ng masamang enerhiya sa oil. Halos same pa rin yung procedure sa water at sa salt. Ito yung procedure niya, Lord's Prayer, and then Creature of God, oil. In the name of Jesus Christ, I cast out the demon and all negative energies attached upon you. Followed by St. Benedict Prayers, then Glory be. And then, huwag kalimutan talaga na mag-sign of the cross over the oil. Kaya nga Saint Benedict, Cruz Sancti Patris Benedicti, tapos hindi kayo magsa-sign of the cross. Sasabihin nyo, gawa lang ng tao. Naniniwala nga kayo sa mga Diyos-Diyosan. So, pagkatapos nun, ang gagawin natin sa exercise oil, maglagay ng drop ng yung ginawa nyo na holy water, patakan nyo doon. Kahit isang patak lang, ayos na. Tapos, dapat meron din kayong miraculous medal na rosary. O kahit hindi miraculous medal, basta dinadasalan nyo na rosaryo. Kasi yun yung isasabit nyo sa mga bahay nyo para maging protektado yung mga bahay. Kasi kung sakali meron kayong kamag-anak na tutulungan nyo, gagamitan nyo ng Saint Benedict Medal, so yung nanggambala doon, maaring rumesbak sa inyo o sa pamilya nyo. So dapat protektado din ang buong bahay nyo. So, yung rosary na dinadasalan nyo, maganda kasing miraculous medal kasi nang dahil sa kanyang mga symbolism. So, na-discuss ko na yan dati kung anong mga ibig sabihin ng symbolism niya. So, kahit once a week lang, or kung kaya nyo araw-araw, much better, mag-rosary kayo. So, aside sa pag-rosaryo, ito dapat talagang gawin ito everyday. Yung devotional prayer to Saint Michael. So, ilalagay ko rin sa description yung link nito. Kung ano yung mga puder o dasal kay St. Michael na walang mga salita na hindi nyo naiintindihan kasi may mga translation lahat. Kasi si St. Michael po, yan yung Prince of Angels, overall protection. So kung Kristiyano ka, dapat naniwala ka sa kanya na kaya niyang mag-assign sa inyo ng spirit guide or guardian angel kasi siya yung Prince of Angel. Pero dapat may basbas pa rin ni Jesu Cristo kasi siya yung Son of God . So sa part 1, I think ito lang po lahat. So bukas po i-upload kong part 2, yung mga procedure na kailangan. So salamat po sa pagpanood. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, at paki-share ito sa mga kilala nyo. So yun lang po. Thank you.